Masihiro sa inyong self-evaluation. Article 155, continuation of our topic before, alarms and scandal. So ano ba ang crime na ito? Ano ba ang crimen na ito? Sign natin. The penalty of arresto minor. Okay, so yung arresto minor, ang duration nito is 1 day to 30 days. Okay, so okay na rin yan. 1 month sa loob ng bilangguan. So 1 month na malilibre ang inyong allowance. Okay, 1 month. Or a fine of that exceeding 200 pesos shall be imposed upon. So kanino pwedeng i-impose ang krimen na ito? Number 1, any person who within any town or public place shall discharge any firearms, rockets or racket, firecracker or other explosives calculated to cause alarm or danger. Of course, exempted na dito yung New Year celebration o kaya taong fiesta because that is not intended to cause alarm or danger. Okay? Ang gusto kong pansinin ninyo dito yung discharge of firearms. Kasi pagdating sa board exam, baka tayo malito dito, no? A discharge of any firearms. Alam nyo naman siguro ang ibig sabihin ng firearm. Okay? So, i-explain lang natin to ng kaunti. Halimbawa, you discharge your firearms pointing in the air. Okay? So, itinutok mo sa taas. Pinaputok natin to. Ang kaso ay alarm and scandals. Okay? Kapag itinutok natin ito sa isang tao, hindi natin ito ipinutok, ang magiging kaso dito is grave threat. Pakitandaan nyo lang, ano? Grave threat kapag itinutok sa tao. Itinutok natin sa tao at ipinutok, pero walang intensyong patayin. Ang intensyon lamang ay takutin. Ang kaso ay discharge of firearms. Illegal discharge of firearms, sabi ng iba. Okay? Article 254, kung di tayo nagkakamali. Okay? Ipinutok ang baril sa isang tao pero walang intensyong patayin. I repeat, discharge of firearms ang magiging kaso. Tatalakayin din natin yan pagdating natin doon. Okay? May intensyong pumatay, pinutok sa isang tao, pinutok, patay. Yan. So papasok na yan. Papasok na dito yung crimes against person. It is either homicide, murder, parricide, in ano ba yung mga side-side dyan? Infanticide, suicide, hindi kasama yung suicide. Ano? Murder, parricide, homicide, yan. With intent to kill na yan. Okay? So I repeat, this alarming scandal kapag ipinutok lamang sa taas yung ating baril, walang intention na pumatay. Ang intention lamang is to cause alarm and danger. Kapag itinutok sa isang tao, hindi pinutok. Grave threat. Kapag ipinutok, walang intention pumatay. Halimbawa, 500 meters away yung binabaril mo with the use of caliber 45, then that is only a discharge of firearms. Pero kapag may intention pumatay yung tao, ipinutok ito sa kanya, then papasok na yung time sa against person. So that is for number one. Number two, any person who shall instigate or take an active part in any charivari or other disorderly meeting offensive to another or prejudicial to public tranquility. Okay, participate in any charivari. Ano ba tong charivari na sinasabi dito? Yung charivari kasi ito yung creating a discordant noises, okay, with intent to annoy or insult. Okay, kinuha mo halimbawa yung takip ng kaldero, kaserola, okay, langgana, ayan. So creating a sound offensive to the ears and it cause ano bang makikreate nito? Annoying to other person. Okay? So, kinalimbang mo yung mga kampana yan, yung mga anything that create unusual sound. Ang intention mo lang dito is to annoy or insult other person. That is meant by the word charivari. Okay? So, let's proceed to number three.
any person while wandering about at night or while engaged in any other nocturnal amusement shall disturb the public peace. Okay? Nocturnal amusement. Okay? Kaya huwag kayong magagalit kung alas 10 pa lang, pinapatigil na kayo sa pagbibigyo. Okay? Kasi ang oras na yan ay magiging nocturnal amusement na. Oras po. Oras na yan ng pagtulog. Okay? Kung hindi kayo paaawat, pwede kayong kasuhan dito ng alarms and scandals. Okay? Disturbing the public peace. O kaya halimbawa, 3 o'clock ng madaling araw, masarap ang tulog ng mga tao. Okay? Nilabas mo yung video, okay? Tumira ka ng Bon Jovi. Okay? So, kahit maganda ang boses mo, that is still considered as alarm scandal because what is the point here is nakakadistorbo ka ng ibang tao. Yeah. So that is what we call wandering about at night or while engaged in any nocturnal amusement. Okay. Next, number 4. Any person who, while intoxicated or otherwise, shall cause any disturbance or scandal in public places. Okay, alam niyo naman siguro yung public places. Okay, plaza, market, yan. So, while being intoxicated, yung lasing, nang didisturbo siya sa public places. So, anong pwede natin ikaso sa isang lasing na ayaw paawat at nang didisturbo sa mga public places? Ang kaso ay alarms and scandals. Okay? Penalty, 1 day to 30 days. That is all about Article 155. Let's proceed to another article. Article 156, delivery of prisoners from jail. Ano naman ang kaso nito? Let us read. The penalty of arresto mayor, okay, mas mataas na kanina, arresto minor, ano? Arresto mayor in its maximum period or prison correctional in its minimum period shall be imposed upon him or shall remove from any jail or penal establishment any person confined therein or shall help the escape of such person by means of intimidation or bribery. If any other means are used, the penalty of arresto mayor, I should say, shall be imposed. So, ang nakakasuhan dito, ito yung mga outsider from the prison institution na tumulong o kaya siya ang naging rason para makatakas ang isang, anong sinabi dito? Any person who is confined therein, yung mga nakakulong doon. Okay? So, pinatakas o kaya tumulong para tumakas sa mga nakakulong sa isang penal establishment or jail, ang magiging kaso nito ay delivery of prisoners from jail. Okay, so I take note, ito yung mga outsider from penal institution. Ha? Kasi kung ikaw ay guardia sa penal institution, pinatakas mo, ibang kaso yan, tatalakayin natin mamaya. Itong confined person inside the jail, kahit mayroon kasi tayong dalawang klase ng prisoners dito eh. Yung detention prisoners at saka yung sentence prisoners. Medyo maingay sa lakas. Yung sentence prisoners, sila yung mga nasentensya na ng korte. Okay, at kasalukuyang binubuno ang kanilang pagkakasala sa loob ng bilangguan. Okay? Yung detention prisoners naman, ito yung mga ongoing pa lang yung hearing ng kanilang kaso sa kadahilanan siguro sa kadahilanan siguro na ang kanilang kaso ay hindi bailable o kaya wala silang pangpiyansa. Okay? Bail kasi ang English ng piyansa. Okay, so ito yung mga, I repeat, bilanggo na nakakulong dahil ongoing pa rin yung kanilang hearing, hindi pa tapos, kaya lang nasa loob sila ng bilangguan kasi walang pangpiyansa o kaya yung kanilang kaso ay hindi
available. Ang tawag natin sa kanila ay detention prisoner. So, detention prisoner or sentence prisoner, sila ang tinatawag nating persons confined therein. So, kung tinulungan natin sila para tumakas o tayo ang maging rason para sila ay makatakas, ang pwede nilang ikaso sa atin ay delivery of prisoners from jail. So, that is Article 156. 157. Okay. Article 157. Evasion of service of sentence. The penalty of prison correctional in its medium in maximum period shall be imposed upon any convict who shall evade service of his sentence by escaping during the term of his imprisonment by reason of final judgment. Okay, ito yung pwedeng ikaso kanino? Sa mga convicted offender only. Convicted offender. Take note, hindi kasama dito yung mga detention prisoner. Ito yung mga nasentensyahan na ng korte, okay? So, convicted offender, at kung siya ay tumakas sa bilangguan, ang kaso nito ay evasion of service of sentence. Yan. So, take note, mga convicted offender lamang. Kung ikaw ay detention prisoner o hindi pa nasisentensya ng korte at tumakas ka sa inyong bilangguan, wala kang kasong ganito. Ay, siguro maliwanag na rin dyan yan. So that is all about 157. Evasion of service of sentence. Wow! Sobra ang ingay sa labas. May parada yata. Okay, so continue. Article 158. Ito yung gusto kong emphasize kasi paborito ito. Favorite sa board exam. Article 158. Evasion of service of sentence on the occasion of disorder, conflagrations, earthquakes, or other calamities. Okay? Basahin lang natin. A convict who shall evade the service of his sentence by leaving the penal institution where he shall have been confined on the occasion of disorder resulting from a conflagration, earthquake, explosion, or other similar catastrophe, or during mutiny in which he has not participated, shall thereafter an increase of 1/5 of the time still remaining to be served under the original sentence, which in no case shall exceed 6 months, if he shall fail to give himself up to the authorities within 48 hours following the issuance of a proclamation by the chief executive announcing the passing away of such calamity. Napakahaba, no? Isimplihan na lang natin ang explanation dyan. In times of calamity, halimbawa sinabi dito, earthquake, conflagration. Yung conflagration, ito malawak ang pagbaha ito. At, okay, kasama rin na rin dito yung sunog, malaking sunog. Ano? Sa loob ng bilangguan, for example, binaha, okay, mataas yung tubig to the extent na buong building inabot ng tubig hanggang sa bubungan. Siyempre, kung anong gagawin mo sa mga prisoners, mamamatay na doon. Okay, you open the door. Bahala na sila. Sige, takbo na. Okay? Save yourself. Save yourself, lalo na kung may sunog. Sige, dalihan, takbo. Buksan lahat ng pintuan. Takbo na. Takas na. Ayan. So, calamity. Okay? Pumunta ka kahit saan gusto mo. Ngunit, kung natapos na ang calamity at nagdeklara na yung chief executive, alam niyo na kung sino yung chief executive natin, that is the president, that you are now required to go back to prison. Lahat ng tumakas o pinatakas
Tapos ng calamity, go back to prison. Binibigyan tayo dito ng 48 hours to submit ourselves. Kung hindi ka bumalik within 48 hours, anong magiging consequence? There will be an increase of increase of 1/5 of the time still remaining to be served. Yan. Madadagdagan ang penalty natin under Article 158. Okay? Pero may reward naman dito eh. May reward. Hindi ko lang nailagay dito sa last paragraph. Na kung ikaw ay bumalik and submit yourself within 48 hours, mababawasan din ng 1/5 ang inyong remaining penalty. Okay? Kung hindi ka bumalik, madadagdagan. Kung bumalik ka, mababawasan as your reward. Excuse me. Ang tanong ngayon is, sir, malaking sunog sa bilangguan. Inopen nila ang gate, takbuhan ng mga bilanggo. Dahil ako, masipag ako, okay, tumulong ako sa pag-apula ng apoy. Inabot kami ng 3 days sa pag-apula sa laki ng sunog. Nung magdeklara ang presidente na kami ay babalik na sa bilangguan, of course, hindi na ako bumalik kasi nandun na ako mismo, tumulong pa. Ang tanong is, kasama ba ako sa reward na deduction of penalty na 1/5? Yan magandang tanong. Hindi ka tumakas eh. Pasensya lang, sabi ng batas. Hindi ka kasama sa deduction na 1/5 sa penalty. Kasi ang binibigyan lamang ng deduction, yung mga umalis o tumakas at bumalik. Since hindi ka naman tumakas, hindi ka rin bumalik, di wala kang deduction sa iyong penalty. yun ang explanation ng mga lawyers dito. Okay? Ang binibigyan lamang ng reward ay yung mga umalis at bumalik. Ikaw, hindi umalis, tumulong, wala kang deduction. Anong logic nito? Kasi ang 1/5 deduction is reward sa mga bumalik. Kasi honest sila, ay mapagkakatiwalaan. Eh paano naman magigis na ikaw ay mapagkakatiwalaan kung hindi ka naman umalis at bumalik? Okay? So that is all about the Article 158. Okay? Sa mga umalis, bumalik, reward. Sa mga hindi umalis, walang reward. Okay? So that is Article 158. Next. Conniving with or consenting to evasion. Ito yung sinasabi ko kanina. Any officer who shall consent the escape of a prisoner in his custody or charge shall be punished by prison correctional in its medium and maximum period and temporary special disqualification in its maximum period to perpetual special disqualification if the fugitive shall have been sentenced by final judgment to any penalty. Ang gusto ko lang i-emphasize dito is yung magiging kaso ng isang custodian ng prisoner na kung saan tumakas o kaya pinatakas. Okay? So kung ikaw ay custodian ng prisoner, halimbawa, tinulungan mo ito para tumakas, then ang kaso mo dito is conniving with or consenting to evasion. In other words, this is an infidelity in the custody of prisoner. Okay? Kung hindi ka naman custodian ng prisoner na yan, ang kaso mo yung nabanggit natin kanina, delivering prisoners from jail. Kung ikaw ay custodian, ikaw ang in-charge sa prisoner na yan nung tumakas, okay? Infidelity in the custody of prisoners. Dapat malinaw sa inyo yan. Sir, paano kung off-duty ako? Hindi ako naka-duty sa prison institution na yan. Ina-inlove ako sa isang prisoner na sexy. Pinatakas ko. Conniving with? Infidelity ba yan? Infidelity ba ang kaso? Hindi. Bakit hindi? Hindi ka naman custodian by that time eh. Okay? So, ano magiging kaso? Doon. Delivering prisoners from you. Okay? Ganun din sa halimbawa sa twin
singin kay Carbro pada mismo. Yan. Gapot ang mas yan, so na yung tikapsat na nakakulong. Hindi bimisita so na yung bagani kapsat na oray Carbro pata mo lang. Pumano ka na siya tagbati. Switching. Okay? Anong kaso nung kan? Taong naiwan? Siyang nagpatakas eh. Okay? Hindi pwede dito sa infidelity kasi hindi naman siya yung custodian. Ano? Yung nagpatakas, delivering prisoner's bondage. Yung tumakas ay evasion of service of sentence. Okay, so that's all. Pasensya na kung medyo mabilis ang ating pagtalakay kasi ang schedule kasi na ang schedule kasi natin ngayon ay midterm examination, sub-evaluation at sa mga magte-take ng board exam, magsilbi itong mock trial examination sa inyo. Ang mga kasagutan nito ay makikita sa ating description box. Okay? So, in one minute, we will start. Press 5 kung ready na kayo. Press 5. In 1 minute, we will start. Sino bang nandito? Tignan natin. Press 5. Dio Pardiñas. Ayan. So, shout out. Magaling ito. Mabilis ang kamay. Ayan. Nakapag-press 5 kagad. Okay. SS tayo dyan. SS para walang problema. Kasi after this streaming, hindi nyo na makikita ang mga yan. Hindi nyo na makikita yan. Okay, so SS na kagad. Press 5 tayo para mag-umpisa na ng exam. Para naman sa mga nagre-review, para mag-umpisa rin kayo sa inyong mock trial examination. Okay, I repeat, yung mga kasagutan nandito sa ating description box. I-focus natin a few minutes after this. Okay, so let's start. Marami na bang nag-press 5? Press 5? Hindi natin kita. Press 5. Ayun. Active. Okay, start tayo. Mock trial examination para sa mga criminology reviewee. Number 1. This term is more frequently used where the object of the movement is completely to overthrow and supersede the existing government. A. Insurrection. B. Coup d'etat. C. Sedition. Or D. Rebellion. Question number 2. What crime is committed by a public officer who enters the dwelling and against the will of the owners thereof? A. Expulsion. B. Violation of domicile. C. Trespass to dwelling. Or D. Coercion. Two points pala every question. Number 3. The detention of a person legally arrested without warrant becomes illegal upon the expiration of 18 hours. A. For crime punishable by light penalties. B. For crime punishable by correctional penalties. C. For crime punishable by capital punishment. Or letter D. For crime punishable by applicable penalties. Anyway, babalikan natin mamaya. Number 4. Who are liable for arbitrary detention? A. Public officer. B. Any person. C. Public employee. Or letter D. Both A and C. Number 5. This crime is committed by any persons belonging to military or police or person holding public office or employment. A. Treason. B. Sedition. C. Rebellion. Or D. Coup d'etat. Number 6. What crime is committed by person who rise publicly and tumultuously in order to attain by force the prevention of holding popular election? A. Coercion. B. Sedition. C. Rebellion. Or D. Coup d'etat.
What crime is committed by any person attacking a person in authority or his agent? A. Coercion. B. Sedition. C. Physical injury. So sorry. Or D. Direct assault. Number A. A person vested with jurisdiction in consideration for the crime of direct assault is considered as A. Agent of person in authority. B. Public officer. C. Person in authority. Or D. Public employee. A person who act punishable as rebellion, thereby showing a condition of widespread fear among the populace to coerce the government to give in unlawful demand is liable for or liable under A. Act number 1508, B. Act number 9372, C. PD72. Bonus yan. Walang tamang sagot na. Bonus. Nagkamali lang tayo. Number 10. What crime is committed by those liable under Human Security Act of 2007? A. Terrorist. B. Terrorist. B. C. Terrorism. Or D. Enemy of State. What crime is committed yet? Okay. Next, number 11. Which of the following are crimes against public order? A. Treason. B. Arbitrary detention. C. Piracy. Or D. Sedition. May gustong magpautak. Blurred ba tayo dyan? Number 12, which of the following is punishable by the penalty of prison correctional? A. Treason. B. Terrorism. C. Piracy. Or D. Violation of domicile. Parang blurred na. Any comment kung blurred dyan? 13. This crime is committed by public officer not being authorized by law expel any person from the Philippines. A. Treason. B. Terrorism. C. Expulsion. Or D. Violation of domicile. May na signal. Okay. Hintay-hintay lang. Medyo may na yung signal. 15. They would liable for arbitrary detention except A. Police officers. B. Mayors. C. Barangay captains. Or D. Barangay police. Number 16, an act prohibiting certain acts inimical to civil aviation. A. PD6235. B. RA8353. C. RA9165. Or letter D. RA6235. The disturbance shall deem tumultuous if caused by more than two persons who are armed. A. True. B. False. C. Neither. Or letter D. Cannot be judged. Paalala nga pala yung permit ninyo guys ha. Nakisubmit sa office. 18. The nature of this crime is the raising of commotion or disturbance in the state. A. Treason. B. Rebellion. C. Piracy. Or letter D. Sedition. Press 10.
Number 19. What is the crime committed by person who discharges any firearms causing alarm or danger? A. Alarms and scandals. B. Illegal discharge of firearms. C. Murder. Or letter D. Grave threat. Wrong spelling yung letter. Do not mind the spelling. 20. What is the crime committed by any person who helped a detention prisoner to escape? A. Alarms and scandals. B. Evasion of service of sentence. C. Delivering prisoners from jail. Or D. Grave threat. This crime is committed by any person who shoot another person without intent to kill. A. Alarm scandals. B. Grave threat. C. Murder. Or D. Discharge of firearms. What is the crime committed by the custodian of the prisoner who, while off duty, helped to escape the prisoner? A. Evasion of service of sentence. B. Infidelity in the custody of prisoners. C. Delivering prisoners from jail. Or letter D. Criminal negligence. Press 10 tayo guys. 24. Those who leave the penal institution by reason of earthquake, explosion, or similar catastrophe, after passing of such calamity, how many hours are given to them to give themselves? A. 12. B. 18. C. 36. Or letter D. 48 hours. Last question, number 25. Crime committed by the custodian of the prisoner that escaped while in his custody. A. Evasion of service of sentence. B. Infidelity in the custody of prisoners. C. Delivering prisoners from jail. Or letter D. Criminal negligence. Press 10 tayo, press 10. Okay, so thank you for watching. Sa mga hindi nakakuha sa mga katanungan, do not worry, we will going to replay. Ulitin natin, okay? Para sa inyo. Ngunit sa mga nakatapos na, pwede nyo nang isubmit ang mga papel nyo sa link na nandyan sa description box. Up to 11 o'clock lang ang link para mag-open. Okay, good luck. Ulitin ninyo kung hindi nyo nakita.
so thank you for listening and see you again on next meeting, I should say. Okay, see you again next meeting.